napaka-social, so ito na nga ang ating ulam burger part 2. And in this recipe, we're going to make a tangy ulam burger sauce. So let's get started! We'll be needing barbecue sauce, crushed pineapple, corn kernels in can, water, and ang ating main ingredient na ulam burger. In a saucepan, let's just combine all the ingredients. The barbecue sauce, the water, crushed pineapple, and yung corn kernels. After natin malagay lahat ng ingredients, haluin lang itong mabuti. Napakadali lang ng recipe na to, perfect pang baon or pang almusal ng mga bata. At kapag nahalo na nating mabuti, pwede na natin ilagay sa apoy at hintayin kumulo. Habang hinihintay natin kumulo, pwede na rin natin umpisahan iprito yung ating burger patties. Alam nyo ba mga ka-socials, 4 AM ko niluto tong recipe na to at hindi talaga ako nahirapan kasi nga napakadali. Perfect talaga to pang almusal at pambaon ng mga bata. Habang piniprito ang burger patties, huwag nating kalimutan i-check ang ating sauce. At ayan nga, medyo nagsisimmer na. Kapag ganito at medyo malabnaw, pwede natin lagyan ng all-purpose flour para makuha natin yung consistency ng sauce. At ayan nga, naglagay ako ng 1 teaspoon of all-purpose flour or depende sa inyo. Haluin lang natin itong maigi para hindi siya magkaroon ng buo-buo. Hintayin lang natin itong kumulo. At ngayon, ready na ang ating sauce. Pwede na natin itong iset aside. Hintayin na lang nating maluto ang burger patties and then pwede na tayong mag-plating at syempre pwede na tayong kumain. Finally, pwede na tayong mag-plating. Before our plating, I just added some salt and pepper. As always, depende pa rin sa preference mo. Other than salt and pepper, wala na akong gustong idagdag. The tanginess of the barbecue sauce, the sweetness of the corn, and the acid from the pineapple that neutralizes the flavors. For me, it's a perfect combination. So ayan nga, magpe-plating na tayo. Rice bowl inspired ang ating plating for today's video. Lalagay natin on top ang ating burger patty. And para ma-balance ang plate, alam nyo na, maglagay tayo ng gulay. Ito, nilagyan ko siya ng lettuce. And then, tinap ko lang yung ating burger patty. And nilagay ko yung ating sauce. By the way guys, kahit anong barbecue sauce pwede nyong ilagay, depende naman sa inyo. So ayan nga mga ka-socials, ready na ang ating ulam burger with tangy sauce. Ano pang hinihintay nyo? Try nyo na rin, for sure magugustuhan ng mga kids at ng buong pamilya. Thank you guys for watching. Till our next bonding mga ka-socials. Bye!